Sa ating modernong panahon na kung saan ang teknolohiya ay napaka-advanced na at mas madaling mag-market ng ating mga produkto o serbisyo, dahil sa internet ay madalas sa packaging nakatuon at may ilang mga bagay na mahalaga pero hindi napapahalagahan. Marami na siguro sa atin yung nakaranas na nung expectation versus reality sa ilan sa ating mga transactions. Yun bang tipong pagbibilihin mo pa lang, parang okay na okay siya dahil napakaganda sa picture at yung pagkakapaliwanag ay nakakabilib. Kaso lang pagdating sa'yo nung aktual, either minsan malayo o kaya talagang malayo-malayo. Mas pinagkakagastusan pa yung pag-promote ng produkto kaysa dun sa quality ng produkto. Bandang huli, hindi ka na ulit bibili. Dala ka na. Nandyan din yung mga pakagat sa nakakalitong transaksyon. Yun bang all-in package. Tapos nung nandun ka na, napakadaming add-ons at sasabihin sa'yo na hindi daw saklaw ng all-in package mo. Yung akala mong nakamura ka na, yun pala, mas lalaki pa yung gastos mo. Minsan naman talaga kasalanan din nung nag-avail, pero minsan sadyang dinisenyong nakakalito ang mga promo. Marami ang kumalimot na sa kahalagahan ng integrity at ang naiisip na lamang ay kumita. Pero kung iisip-isipin mo, sa negosyo man yan o anumang transaksyon, ang integridad ay isang mahalagang puhunan. Yung konsepto ng pagkakaroon ng suki ay nagpapakita nito. Merong mga suki na dekada na ang tinagal at minsan kahit sa susunod na henerasyon ay suki pa din. Bakit? Kasi kahit saan man yan may mabibili at marahil may mas maginhawang pagkuna ng produkto, ang sagot dyan ay dahil sa relasyon na pinagtibay ng integridad. Ang teknolohiya o kakayahan laging meron at merong papantay o marahil higit pa dyan. Pero pagdating sa integridad, bihira yan at dapat pangalagaan. Ang sabi nga ng Bible, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may mga likong landas ay malalantad balang araw. Sa modernong panahon na diskarte ang pinapahalagahan, kailangan nating tandaan na hindi naman dapat mawala ng puwang ang integrity. Isipin mo na lang kung paanong pinalalakas pa nga ng integridad ang diskarte ng isang tao at kung paanong nagbibigay ito ng stability sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang taong may integridad ay taong pinagpala, pinagpapala, pagpapalain at instrumento pa ng pagpapala. At higit sa lahat, ang kanyang buhay ay kalugod-lugod sa Diyos. Piliin mo ang landas ng paglago sa pamamagitan ng pagpiling kumilos at magdesisyon na mayroong integridad. Makikita mo na sa taong may integridad, mas lalong lumalawak ang posibilidad. Asa ka pa?